Bayan, naalala pa ba niyo ang limang high school student ng St. Teresa's College sa Cebu City na hindi po pinayagang makagraduate dahilan sa pagpo-post ng litrato nilang nakabikini sa Facebook? Naglabas na po ng desisyon ng Korte Suprema na pumapabor sa pagkakastigo ng eskwelahan sa mga estudyante. Nagpapatrol si Dominic Almilor. March 2012, naging kontrobersyal ang limang high school students ng St. Teresa's College sa Cebu City na hindi pinayagang makadalo sa graduation rites dahil sa pagpo-post ng mga litrato nilang nakabikini. Naghain ng petition for writ of habeas data sa korte ang dalawa sa mga magulang noong July 2014. Ayon sa kanila, nilabag ng eskwelahan ang right to privacy ng mga bata nang kumalat ang mga litrato na naging batayan para sila'y kastiguhin. Makalipas ang 3 buwan, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ng mga magulang. Batay sa desisyon, hindi nilabag ng eskwelahan ang right to privacy ng mga bata dahil ibinigay lang sa mga opisyal ang mga litrato. At kahit pa friends only ang audience sa privacy setting ng post, walang kasiguruhan na hindi ito makikita ng ibang wala sa kanyang friends list. Dahil dito ay hinayaan na rin ang mga bata na mawala ang kanilang privacy. Ikinatuwa ng St. Teresa's College ang desisyon. This one's an affirmation of the often forgotten principle that along with the use of social networking sites comes really the issue of cyber responsibility. Pero nababahala ang isang internet law expert sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil lumalabas daw na tila hindi magagaransya na mapoprotektahan ang right to privacy ng isang individual oras na mag-post na siya ng litrato o impormasyon sa social media. Para kay Attorney JJ Dicini, hindi isinaalang-alang ng korte ang paraan kung paano inilik ang mga litrato na walang permiso nila. Makatarungan ba na dahil sa na-breach na yung privacy nila, yung impormasyon na lumabas na hindi dapat lalabas, gagamitin against them. Hindi nga ba na ang paggamit ng impormasyon na yun, violation rin na ka ng right to privacy. Banat pa ni Attorney Dicini, ilusyon lang ang privacy settings sa Facebook. Because ang Facebook, hindi niya sinasabi yung privacy settings sa ibang tao. In effect, parang hindi ka binibigyan ng Facebook ng privacy. Kung ang PNP Anti-Cybercrime Group ang tatanungin, imposible ang 100% ng privacy sa Facebook. Anyone can see the pictures kasi available yan sa public. Kasi pinapayagan ng Facebook na makapag-access lahat ng mga mayroong account sa Facebook. Kaya paalala ng mga otoridad sa publiko, mag-ingat at maging responsable sa pagpo-post ng mga litrato sa social media para makaiwas sa kontrobersya. Dominic Almilor, ABS-CBN News.